public? Is this public? Hello. Paramihin ko lang po yung viewers. Pasensya na po kayo kasi ganito yung boses ko. Kaya nga akong trabaho, sobrang taas ng energy ko from doon. Pero ang totoo, I'm into a full-blown depression right now. Hindi po, biro. Hindi sa nagpapaawa ko, but gusto ko lang pong sabihin na kung meron mang depressed dyan, ako po yung totoong depressed. Ayan po lahat ng gamot ko. Kahit i-search nyo pa po, antidepressant and everything. This is against my family na magsalita ako. Kasi sinabi naman nila sa akin, at alam ko rin sarili ko, na hindi ko kailangan mag-explain sa kahit kanino. But, sobrang sakit na maalala mo yung dating nangyari sa'yo. At alam ko, hindi ko po kinakampihan si John dito. Aaminin ko po sa inyo na hindi na po kami okay ni John simula nung lumabas yung balita na nagkita sila. Ngayong kasal na kami. Sino pong babae ang makakatanggap ng ganun? Ayoko po sanang umiyak kasi. Pero hindi ko po nakakayan. Pasensya na kayo. Sinong babae ang asawa na hindi masasaktan na malalaman mo na nag-meet kayo nung babaeng pinag-awayan nyo noon? Hindi nyo pinag-awayan eh. Actually, kabet, na, which is third party, na hindi niya sinasabing hindi siya kabet. Masyado pong nababoy ako. Sabi, galit ako kay John. Galit po ako sa asawa ko. Hindi na po kami okay. Masyado akong nababoy ng asawa ko, pero ang lumalabas ngayon, sa asawa ko lang nababoy sa akin. Hindi. Dalawa kayong nababoy sa akin. Dalawa kayo. Sinong maniniwala sa'yo na nananahimik ka ng 3 years? Alam ng lahat ng tao, alam ng lahat ng buong mundo na nakafollow sa atin sa Facebook na hindi ka nanahimik. Sa buong 3 taon, laging laman ng wall mo, puro bash sa'kin, puro bash sa'kin, puro parinig. Kahit i-check nyo yung wall ko, wala po akong sinasabi na masama or negative dahil positive lang ang gusto ko. Kapag po merong nagko-comment ng pangalan niya sa wall ko or masamang sinasabi, alam niyo po ginagawa ko. Dinidelete ko po kasi ayoko matikit ang pangalan ko sa kanya. Doon sa babaeng yon, ayong na ayaw ko po. Which is siya, gustong gusto niya dahil lagi niya akong pinapabash sa wall niya. Ngayon lang po ako hindi nakapagbura kagabi dahil sobrang dami na. Hindi ko na po nakayanan at nag-chill po ako kasi meron po akong anxiety, depression. Simula lang na trauma po ako nung nahuli ko sila ng 2016. Una po sa lahat, maniniwala po ba kayo na merong isang babae na maniniwala na merong social media relationship chorba na sinasabi mo? Eh, lahat ng tao po alam na mag-boyfriend kami. Sinabi mo na rin na napasok ka sa social media. Nagtitrending kami. Imposibleng hindi alam ng buong mundo or kahit di buong mundo, ng madami, lalo naman kabataan, na mag-boyfriend kami. Magkasama po kami sa bahay. Hindi po pwedeng fake yun. Kung pwedeng may fake na love team, halimbawa po, magbabanggit ako ng love team. Sabihin natin, sila Main and Alden, love team sila. Magkasama po ba sila sa bahay? Hindi. Kami, magkasama kami sa bahay kasi totoong mag-boyfriend kami. Kahit ikaw ang babae, inuuto ka ng lalaki na alam mong may girlfriend, the which is sinasabi mong hindi mo alam na may girlfriend, sinong maniniwala sa'yo? Kasi, ito yung totoo. Ako ang hindi lumalaban sa'yo dahil alam kong masama kang babae. Kahit kailan na pinabash mo ako, wala kang narinig sa akin. Eto, siniraan ako, hindi ko alam kung totoong sinabi to ni John kasi hindi to totoo. Eto ang totoo. Hindi ko po binubugbog si John.
hindi ko po sinasaktan si John. Sinaktan ko siya dahil ganito po yan, ha? Sasabihin ko sa inyo kung bakit ko siya sinaktan. Kanina, ayoko pong makipag-away. Hindi po ako nakikipag-away. Pasensya na po kayo, nadadala ako ng emosyon ko. Masyado po akong nababoy. Masyado po akong kinaladkad. Parang bang goal ng isang tao, nasaktan ako, nasaktan, hanggang sa mamatay ako. Yan ang gusto mong gawin sa akin. Saktan ako ng saktan sa lahat ng pang-aasar mo sa Facebook, kahit hindi mo nilalagay ang pangalan ko. Lahat ng comments doon, lahat binababoy niyo ko, which is ako ang agrabyado dito. Ikaw ang may kasalanan sa akin, kayong dalawa. Wala akong ginante sa inyo, wala. Kahit kailan hindi kita pinost, kahit ito ang totoo. Sinama ako ni John, hindi po ako mahilig gumimik, hindi niyo po ako makikita sa bar. Sinama niya ako. Tapos, eto na. Pinakilala ngayon sa akin, eto nga, si babae. Kilala niyo po ako na friendly ako. Kahit hindi niyo ako kilala, sinasabi ko po sa inyo na friendly ako. Na kahit kanino niyo ako iharap, kaya ko po makimingle. Nakaka-appreciate po ako ng mga babae. Kahit po, alam niyo po yun, sinabi, pinakilala. John, ano, girlfriend ko, si Jelay. Si siya, ayoko pong banggitin yung pangalan niya kasi ayoko nga pong madikit ng name niya, pasensya na po kayo, pero siya, pinakilala, girlfriend ko. So, sobrang bait ko sa kanya. Hinawakan ko pa yung dede niya. Sabi ko, ay, ang laki, sabi ko. Kasi parang gusto ko rin magpagawa. Kasi hindi masyado yung sa akin, tama lang, pero ayoko ganyang kalaki. Nagkwento pa siya sa akin kung saan siya nagpa-opera, this and that. Meron pa nga siyang, ayoko nang sabihin out na to eh. Meron kaming mutual friend na sinabi niya, na which is may pinagkwentuhan kami, na kaibigan niya yon. Sinabi niya sa akin na nagda-drugs. So, hindi ko na out na ako doon, pero hindi ko yung nilabas kahit galit ako sa kanya, kahit nagalit ako sa kanya na may ginwatch sa akin. So ito na nga, hindi po ako mahilig uminom. Nagkausap kami, dahil kwentuhan kami, sinabi ko pa sa kanya, gusto daw niya mag-FHM. Sabi ko, oy, sige, tulungan kita. Ganyan ako kabait sa kanya. Nakikipagkwentuhan ako, nakikipagkaibigan po ako, hanggang sa pinapainom niya ako ng pinapainom. Umiinom ako. Nakailang shot lang ako, nalasing ako. Kasi hindi nga po ako sanay uminom. Yung vape mo, pinabait mo yan sa akin. Inubo-ubo ako. Nagalit si John, nag-away kami kasi lasing ako. Bakit ka nalasing? Which is hindi ko alam kung ano yung totoo sa kinukwento nyo. Or dahil nagsiselo siya sa sinasabi mo kanina. Nagalit siya dahil nalasing ako. Nag-away kami. Which is kung iisipin mo, ikaw yung nagpainom sa akin, yung nagpainom. At pag uwi ng bahay, umuwi na kami ng bahay. Pag uwi ng bahay, nakita ko paggising ko ng umaga. Na which is ang bait-bait ko sa'yo nung gabi. Nakita ko yung sinend mo sa asawa ko. Na nagpipinger ka na video na sobrang laswa. Kahit kailan hindi ko yun nilabas. Kahit maraming lumabas na sinasabing yun daw yung sinend mo kay John. Hindi ko yun nilabas. Dahil babae din ako kahit binapoy niyo ako. Nasa akin yung video hanggang ngayon. Tapos sasabihin mo, siya yung habol ng habol sa'yo. Hindi ko po pinagtatanggol si John. Uulitin ko lang, masyado lang po ako nasaktan dahil ang puro na diin po ay hindi ako minahal ni John. Siya ang mahal. Pero wala na po akong pakialam doon dahil hindi na po kami okay ng asawa ko simula nung nalaman ko na nagkita sila. Hindi po kami hiwalay ni John. Nagpapaalam siya sa akin na pumupunta siya dito, pumupunta siya doon. Kaya ako po siya nasaktan dahil nakita ko po yung babaeng, ang bait-bait ko kagabi doon sa babae, nakita ko magsisend ng video sa kanya na ganun. Gusto niyo po makita? Hindi ko po ipapakita sa inyo pero picture lang at boses niya kung gaano siya kababoy. Kung paano niya sinasabing hindi niya inakit si John. Akin na, ang tagal ko po itong tinago. Kahit pinupush niya ako, ayan po ang picture. Tattoo niya po yan. Ayan po ang mukha niya. Hindi ko po ipe-play dahil... Sorry. Makeup. Sorry. Hindi ko po ipe-play dahil nakaka-ano rin po para sa babae. Para sa babae na
Naipakita ko yan. Ayan po siya, mukha niya yan. Ayan, yung puwet niya na pinagkakatuwaran niya. Ipaparinig ko na lang po sa inyo. Paparinig ko sa inyo, yan po yung nakita ko from gabi na nagkakilala kami, na ang bait-bait ko sa kanya, bumeso pa ako. Yun pala, ginagago niyo ako. Anong gagawin mo pag nahuli mo yan sa nasinisend ng babaeng pinakasama mo kagabi? Hindi mo ba magugulpe? Hindi mo ba masasaktan yung boyfriend mo? Yung kalibin mo, hindi mo ba masasaktan? Huwag niyong sabihin na nabubugbog ako. Kasi kayo, kung kayo ay nasa kalagayan ko, pinakilala ka ng boyfriend mo, si Jelay girlfriend ko, ito si ano, oh. Tapos girlfriend ko, tapos pinakisamang kita ng maayos. Pagising ko ng umaga, may sinisim kang ganito sa kay John, sa asawa ko. Ay, hindi ko po ipapanood sa inyo. Kasi babae rin po ako. Alam ko pong nakakahiya yan. Pero pinakita ko na po sa inyo na siya yun. Lakasan mo. Ba't ang hina? Narinig niyo po ba or hindi? Kasi sobrang lakas po ng ungol niya. Yung video na po yan, 3 minuto na nagpipinger siya. Kaya galit na galit ka kanina. Sabi mo, titingnan mo pa yung CCTV sa magpakailanman kasi ang pinalabas sa magpakailanman. Kaya kami naghiwalay dahil sinasayawan mo siya. Magpasalamat ka sa magpakailanman kasi hindi pwedeng ipalabas sa TV ang nagpipinger ka na sinet mo sa asawa kong hubat-hubod ka na para kang baboy na 3 minuto kang oh shit, umul ka ng umul. Hindi mo boyfriend yun. Pinakilala ka kagabi sa akin, girlfriend ko. At sino pong maniniwalang tangang babae na hindi kami mag-boyfriend para lang sa pera? Ito ay kiklear ko po sa inyo. 2016 na sinasabi niya, wala pong ako, wala kaming kinikita kahit hanggang ngayon. YouTube lang po ang may bayad. Na alam niyo pong lahat na hindi kami masyadong nag-YouTube kasi busy na po kami sa show naming dalawa as Jolay. Sa tapings and everything, madalang po kami mag-YouTube. Madalang po kami mag-YouTube. Ibig sabihin, madalang po kami makakuha ng pera sa YouTube. Yung sinasabi po nila na nabubuhay kami dahil saan? Example po ha, yung video namin na nagbabiral na sinabi kong maliit yung titi niya. Sa Facebook lang po namin yung ina-upload. Sino pong magbabayad sa amin? Paano po kami kikita doon? Yung sumasayaw po ako ng boom-boom. Sinong magbabayad sa akin? Wala po. Pampasaya lang po yun sa inyo. Gusto ko lang makilala ko na kung ano ako, masiyahin kaming dalawang mag-asawa. Ganun kami. Wala pong bayad yun. San ka nakakita ikaw? Nagtutwerk ka? Naguhubad ka? Binayaran ka ba? Ng Facebook? Siguro po sa page meron na ngayong bayad pero hindi naman po kami naglalabas ng video sa page. Ang lagi ko pong ginagamit ay ito pong account ko pag nag-upload ng video. So hindi po totoo na may bayad yon or nabubuhay kami dahil sa bayad. Hindi po ako tanga para makisama sa isang lalaki na para lang sa bayad dahil una pa lang po bago pa si John nag-aartista na po ako. Hindi lang natuloy dahil ayaw ni John ng may love team, blah blah, ganyan. Yan po ang totoo. At yung sinasabi na kondo, hindi po ako naniniwala sa'yo. Hindi ko nakakausap ang asawa ko, pero hindi ako naniniwala sa'yo na pumunta ka sa kondo, sinungaling ka. Hindi, pasensya na po kayo ha. Hindi po ako laging nagagalit, pero ngayon po, baboy na baboy ako. Masyado akong kinaladkad. Hindi ko po alam kung bakit ako yung walang ginawang masama. Ako yung biktima dito. Bakit ako yung binabash nyo? Arbrisi, anong gusto nyo? Bakit ako binabas nyo? Di ba dapat si John? Kasi si John yung may kasalanan na sinasabi mo sa'yo. Yung asawa ko, yung ibas nyo. Bakit nyo ako laging goal nyo sa buhay? Nasaktan ako, pabagsakin ako, inaano kita? Dahil ba ako yung pinili? Dahil ba kahit naghubad-hubad ka na kung ano-anong ginawa mo, hindi ka pinili? Hindi ka, alam mo ang babae, ramdam niya kung kabit siya o hindi.
Ramdam mo yun. Sinasadya mong agawin. Magsisend ka ng ganyan. E di sana kung naniniwala ka sa kanya na para sa social media lang yung relationship namin, nung nag-usap tayo, sana sinabi mo. Or nung sinasabi sa'yo ni John na babalikan kita, babalikan ka kung totoong sinasabi ni John yan, na babalikan kita, antayin mo ko 1 month, dapat kinausap mo ko. Totoo ba na para sa karir niyo lang yan or whatever? Wala pong kahit ano si John na artista or what. Ako po ang nagsisimulang nagpaangat kay John. 2016, wala po kaming kahit ano na para pag-ingatan na sinasabi ni John. Wala. Wala pa rin XB noon na umusbong. Wala po. Hindi po yun para sa ano lang. Alam na alam niyo pong lahat na totoong magka-relasyon po kami. Hindi po ako tanga na para sa pera lang. Isa pa, yun yung po yung kinakagalit ko. Bakit po ako binabash ng mga RBC? Popost yung page ko na as in gagawa pa sila ng mga fake convo na sasabihin na pokpok ako. Hindi po ako pokpok. Bakit po? Para po makaganti kayo? Dahil sinasabihan ng mga tao na pokpok siya, nakabit siya? Hindi niyo po kailangan gawin yun. Kung gusto niyo pong magalit, kay John kayo magalit, wag sa akin. Kasi wala akong ginawa sa inyong masama. Kahit ilang beses mo akong ginagago sa Facebook, ngayon, naiintindihan ko na kung bakit galit ka sa akin at lagi mo kaming binabash sa Facebook. Bakit gustong-gusto mo? Kasi inggit na inggit ka pala kasi inaantay mong maghiwalay kami. Lumabas na sa bibig mo. Hindi ka kabit, pero wala kang tinapakang pagkatao, pero nag-aantay ka, nagpipray ka na maghiwalay yung isang relasyon. Babae ka, dapat ang ginawa mo, kinausap mo ko. Isa pa, napakabigat, inuulit ko po ulit, hindi ko kinakampihan ang asawa ko. Napakabigat ng paratang mo na sinasabi mong hinawakan yung kepyas mo. Sorry for the word. Nalasing ka kasi nakita ko lahat ng pictures niyo nun, nakapatong ka sa iba't ibang lalaki. Hindi po ako naniniwala dun. Hindi po pwedeng hinawakan yung pekpek mo. Kasi po ako, halimbawa po, nalasing ako. Or ikaw, babae ka, nalasing ka. Katulad po na sinasabi niya, nalasing ako. At itong lalaking nakilala ko, unang-unang day na makilala ko, hinawakan mo yung puki ko. Tapos, lasing ka. Pero naaalala mo na hinahawakan ka niya. Bukas na bukas, ipapakulong kita. Aawayin kita. Bakit mo ko hinahawakan ng ganyan sa maselang parte ng katawan ko? Bakit? Ipapakulong kita! Hindi! Ang ginawa mo, minahal mo! Minahal mo! Sinisendan mo ng mga ganyang video. Kaya ko po nasaktan si John dahil nahuli ko yon. At doon pong pagkakataon na yun, pinalayas ko po talaga si John. Kayo po mga bae, naiintindihan niyo po ako, makakita ka ng ganun, anong gagawin mo pagkatapos mong pakasamahan yung babae? Galit na galit ka pa kanina kasi hindi sa magpakailanman ang pinalabas kaya kami naghiwalay dahil nag-send ka ng video na sumasayaw ka sa club. Hindi pwedeng ipalabas na yung nagpipinger ka at umuungol ka ng para kang asong ulol na baboy. Sorry sa pagmura ko. Hindi yung pwedeng ipalabas sa TV. Okay? Wag yung hindi naman kasi ako naniniwala na ang gumaboy sa akin is siya lang. Dalawa kayo, ginusto mo yan. Nag-aantay ka ngang maghiwalay kami, di ba? Isa pa, nung sinabi mo na word na sinabi ko sa'yo, John, may text message ka nilabas. Sinabi ko sa'yo, John, mahirap to sa umpisa, pero kakayanin natin. Anong ibig sabihin nun? At ang sinabi sa akin ni John, ikaw ang nag-invite sa kanya na dyan tumira dahil nag-break na kami, which is yun yung inaantay mo dahil nahuli ko yung video na sinisend mo sa kanya. So ngayon, kung ilalabas mo or may maglalabas dyan ng titi ni John, wala po akong pakialam. Wala akong pakialam sa kanya. Ilabas niyo po akong ilabas niyo, pero pinakita ko na po sa inyo. Tapos sasabihin mo na hindi mo inaakit, hindi mo inaano. Putik, ikaw nga babae, hinawakan yung puke mo nang hindi mo kilala, ka mo na nakapag-inuman ka lang, tapos na in love ka. Oh my gosh. Mai-in love ka sa babae, sa lalaking gumanon sa iyo? Kasi kung ako ipapakulong ko 'yun. Hinabol, inantay mo pa. Alam mong nagkakabalikan na kami. Lumalabas na nagkakabalikan kami. Ako,
Sobrang sakit nun. Alam niyo po na doon nagsimula yung trauma sa akin dahil hindi naman kami hiwalay ni John. Pero nararamdaman ko na may babae siya. Na yun nga ang babae niyo yun dahil nahuli ko yung video. So hindi kami nag-clear na hiwalay. Pinalayas ko lang siya, galit ako, wala kaming closure na kahit ano. Yun pala, yung paglalayas ko sa kanya na ganun. Sorry. Yung papalayas ko sa kanya na ganun is naging wagi si ate mo girl. Kasi sa kanya pumunta. Ang sinabi sa akin ni John noon is, wala ka matirhan. Dito ka na lang sa akin. Kasi total, kayo naman yung nahuli ko eh, di ba? So eto na. Yung video, isang patunay na. Dahil nagmamahal po ako ng totoo at hindi ako makapaniwala. Ang ginawa ko po, nag-antay po ako sa labas ng Oblivion. Ibang kotse po ang ginamit ko. Ah, naalala ko pala, hindi si John ang nagbabayad ng kotse at kondo. Yung kondo po na yon ay kondo ng ate ko. May nakatira po doon na family. Bata at ate ko. So, paanong ikaw ang nag-impake ng damit ng asawa ko? Paano ka nakapasok doon? Hindi naman namin yung kondo. Kondo ng ate ko yun. At wala doon ang gamit ni John. Wala yung gamit namin doon. Dahil nakikitulog lang kami doon sa BGC. Iba yung kondo ko noon. Iba. Matagal ng panahon. At isipin mo, yung sinasabi mo na si John ang nagbabayad ng kotse, yung kotse ko po nun luma, anong babayaran noon yung mga panahong yun? At saka bakit siya sa'yo nagpapasundo? Diba? Oh. Kasi nga po, hindi ko pinagtatanggol lang asawa ko. Kiniklear ko dito yung pangalan ko. Bakit isang tawag lang niya sa'yo? Alam mong, nagkakaayos na kami. Isang tawag, nandyan ka, sunod ka. Kung nasaan, nandyan ka. Ang bilis mong puntahan. Ang bilis mong dumating. Kasi ngayon yung inaantay mo. Na maghiwalay kami. Kaya ka pala, naiintindihan ko na kasi dati ang sama-sama ng loob ko kasi ako yung niloko niyong dalawa. Pero bakit ako yung napapahiya lagi sa Facebook? Bakit lagi mong nagpo-post ka ng mga parinig? Bakit lagi kang nagpo-post ng ganito? Tapos nabababoy ako sa wall mo. Never akong gumante kasi alam ko masama kang babae. Hindi ako para makipag-away sa'yo or what? Hindi ko yung ginawa kahit lahat ng pwede kong gawin. Dapat ginawa ko, pero dahil sobrang trauma ko noon, dahil nag-antay ako sa labas nung bar nga na pinagtatrabahuan mo, parang mahuli kayo kahit alam ko na may something sa inyo dahil sa video. Gusto ko pa rin makita ng dalawang mata ko. Ganun ako. Kamahal si John. Pinagbibigyan ko pa ng chance. Ay, baka hindi. Baka ngayon babae lang gusto siyang akitin. Blah, blah, blah. Baka ano lang ito. Ganun. Diba? Inantay ko siya. Alam niyo po kung sinong kasama ko na nagantay. Ibang kotse po yung ginamit ko para hindi nila ako makita. Sakit na sakit po ako nun. Kasi yung pagpapalayas ko po sa asawa ko, naging way. Natuwa siya lalo kasi yun lang naman yung inaantay nila. Na mahuli ko sila eh. Mahuli ko silang dalawa. Eh, hindi ko naman po ako mahilig mag-gal-gal ng cellphone. Hindi ko po alam bakit nung gabi na yun na namit ko siya, pinakilalang girlfriend, bakit nung kaumagahan parang gusto kong maggalaw ng something. May ganun na nagsasabi sa akin. So ginalaw ko, nakita ko yung video mo. Kaya dalawa kayong baboy dito nang baboy sa akin. Hindi ka biktima, ginusto mo yan. Masyado mong kinakaladkad na asawa ko lang ang una nakit sa akin. Alam mo, nakita ko kayo dalawa, may video ako. Nakakapit ka sa kanya, tumatawid kayo sa highway. Hindi kanya nilalapitan, lumalayo siya sa'yo, may video ako. Kumakapit ka sa kanya. Kumain pa kayo, lahat kayong magtutropa. Kumain kayo, tapos nag-aaway kayo. Nakita ko, umiiyak, gumaganyan-ganyan kalasing ka. Hindi ko alam kung anong meron sa inyong dalawa. At yung lumalabas po na issue na ginugulpi ko si John, hindi po yung totoo, pati yung may dugo daw. Ano ako, Amazona? At kung nag-aaway man kami at naghiwalay kami, ay dahil lang sa'yo. Huwag mo sabihin kinomfort mo kasi ranak ang babae, malakas ang pakiramdam. Nakikita ko sa mga hashtag mo noon, mga hashtag mo, AJ Loves. Ang nickname po ni John ay AJ.
Hindi ko na po kailangan paliwanag kasi yung video po at yung mismong nakita ko yun na eh. Sinundan po namin yan. Ang kasama ko po si Jane. Ang kaibigan ko po si Jane. Kasama po namin yung boyfriend niya noon na si Rob Moya. Si Rob Moya po ang driver. Habang sinusundan namin sila, alam po ni Rob Moya kung gaano kasakit sa akin yon. Dahil habang nagda-drive siya, sinusundan namin yung sasakyan nilang dalawa. Umaga na nun eh, galing sa club. Habang sinusundan namin, pasensya na kayo, bumabalik yung trauma. Na makita mo yung boyfriend mo. Nung nakita ko siya, fiancé ko, nung nakita ko siya, na sabi ko, parang ang nasabi ko nalang, akit niyan eh. Akit niyan, bakit nasa kanya? Pero wala po akong ginawang iskandalo. Hindi ko po sila inano kahit na naging mabait ako, which is pwede kong gawin kasi pwede ko silang banggain, pwede ko siyang sabunutan na sinabi ko sa'yo na ang bait-bait ko sa'yo. Alam mo na ako girlfriend niyan, pero inaago mo, hindi ko po ginawa. Hanggang makarating po sila, pumasok sila sa isang bahay, dalawa. Hindi po akong ginawa. Pinabayaan ko lang. Ang sobrang sakit, trauma po yun. Nang totoo sa buhay ko simula po nun. Kaya po ako nagkaroon ng anxiety. Simula po nun, nagpapasaykayatris na po ako. Sobrang trauma po, depression nun. Kaya rin po hindi ako sumasagot sa mga bash or whatever. Kasi pag nakakabasa po ako ng mga ganyan, nagchichill po ako. Hindi po okay yung pakiramdam ko. Lagi po akong nagagamot. Lalo na po nitong na mag-asawa na kami, tapos may mga naglabasan na mga nilalandi ng asawa ko. Okay lang po yung nilalandi siguro kung sa buhay ng mga asawa, hindi po okay. Pero kung chicks-chicks lang, mag-asawa na kami, hindi naman po ganun kabilis bitawan yung asawa ko. Lalo na yung mga screenshot is matagal na. Masakit po yun, oo, pero wala na pong masasakit na magkita kayo ulit. Noong 2019, February, kaya nung lumabas po yung issue, wala na akong pakialam. Nasobra po yung depression ko noon, kaya nakita nyo ang payat-payat ko, tapos sasabihin mo, depressed ka. Hindi mo alam na na-trauma ako dahil sa'yo. Dahil sa'yo, sa inyong dalawa, tapos dilinisin mo yung pangalan mo, ang gusto mo, ikaw lang nababoy ka din, hindi, nag-aantay ka, huwag mong sabihin, wala ka natapakang pagkatao kasi dinurog niyo ako, durog na durog ako sa ginawa mo. Ako ang walang tinapakang pagkatao kasi ako yung nabiktima nyo. Ako ang walang inaantay na maghiwalay na relasyon. Hindi ko pinagpipray na maghiwalay na sana sila para bumalik na siya sa akin para maagaw ko na siya. Alam mo, asawa ko yun, pero kahit kailan, hindi ko nagawa sa kanya yung ganun, yung sinend mong video na umuungulungol na para kang baboy na kinakatay at nagpipinger ka, tuwad-tuwad kayo po kay mo yung suso mo, gana, inaano dinuduldul mo. Hindi ko kayang gawin sa asawa ko yun. Tapos ikaw, hindi naman sa'yo, ginagawa mo. Tapos sasabihin mo, biktima ka. Hindi, ulitin ko po ulit. Hindi ko po nagtatanggol ang asawa ko. Makiniklear ko lang po na masyado na akong nababoy. Huwag niyo pong masyado saktan yung pakiramdam ko kasi alam ko na goal mo sa buhay. Saktan ako ng saktan dahil nga hindi mo nakuha si John. Hindi ka nagwagi. Lahat-lahat na ginawa mo. Pero sa akin gumabalik, kahit sinasabi mong ginugulpi ka o dahil nga sakit na sakit ako sa nangyari sa ginawa niya. Sakit na sakit ako sa ginawa niya, kaya nasasaktan ko siya noon time na yon. Dahil hindi pa ako okay, masakit yon. Tapos ikaw, piniprame mo, winiwish mo, nag-aantay ka, sinasabi mo pa sa kanya, nabasa ko sa text, na pinost mo na mahirap lang to, sa umpisa kaya natin to. Hindi mo ba alam na inuuto ka? Ako, babae, ako alam ko kung inuuto ako ng lalaki. Sasabihin mo, ikaw yung mahal, ikaw nga nandyan lang, isang tawag niya, nandyan ka. Ako, tinataboy ko siya ng sobrang galit ko, sinasaktan ko dahil nasaktan ako sa ginawa niyo, pinapalayas ko, pero hindi siya umaalis, nandun lang siya. Ikaw, isang text niya lang, nandun ka. Bakit na sa akin siya? Bakit sa akin siya bumalik? O sige, sabi
sabihin na natin ikaw yung mahal, baka nga ikaw dahil nag-meet kayo ulit ngayong 2019. Which is sumobra yung trauma na naman bumabalik. Lalo na sa mga kinwento mo kanina, na sobrang ikaw lang, na parang wala kang kasalanan, yung asawa ko lang lahat-lahat, imposible mangyari yun. Yun lang video eh. Yung inawakan lang yung pek-pek mo, tapos mai-inlove ka. Tapos sasabihin nyo, ako yung pok-pok, ako yung page nyo, yung RBC page nyo. Bakit kailangan nyo pa akong siraan? Ganyan ka kasama, kasi ikaw ang may kasalanan sa akin. Alam mo, sa sobrang buti kong tao, ako ang nagsosorry sa iyo ngayon dahil nasaktan ka ng asawa ko. Ikaw, nagsorry ka ba sa akin? Hindi! Inaaway mo ko sa loob ng 3 years, huwag mo sabing nananahimik ka. Alam na lahat ng tao yan na lagi mo akong inaanod sa Facebook. Ako lang ang hindi lumalaban. Ngayon lang po ako lumaban. Hindi ako nagpapaawa sa inyo, pero sobrang trauma po na binalik-balik niya. Binalik-balik niya, tapos yung kwento is parang dalawa kayong nang baboy sa akin. Kulang-kulang yung kwento mo eh. Hindi maniniwala ka? Sino po ditong babae maniniwala magkasama kami sa bahay tapos sasabihin for fame lang? Kaya ko po yun mag-isa. Ngayon po mag-isa na lang ako. Madami pa po akong gustong sabihin. Nakalimutan ko na lang yung iba. Hindi ko rin po napanood yung... Hindi ko rin napanood yung... Lahat na sinabi niya kasi hindi ko po kaya, sa sinasabi ko nga po sa inyo, ayaw na ayaw kong madikit yung pangalan ko sa kanya. Pasensya na po kayo, hindi po ako nagdadrama or what. Hindi. Gusto ko lang malaman na yung ina-acting-acting mong depression at dati naglas-las-las-las ka, ito pa, bumalik. Yung mga kaibigan mo nung bumalik na sa akin si John, yung mga kaibigan na nilalaglag ngayon kay John, eto na, naglaslas ka kasi hindi bumalik sa'yo, hindi ka na niya pinapansin. Paglabas nung tattoo na mukha sa akin, naglaslas ka kasi hindi ka na niya pinapansin. Naglaslas ka para bumalik sa'yo, maawa sa'yo. Diba? Hindi ka ba kabit nun? Hindi ba third party yon? Naniniwala ka? Nag-chill po ako kasi pasensya na kayo. Meron po, hindi po ako nagbibiro tapos ibibiro mo sa sarili mo. Na-depress ka? Ito lang po ang bumubuhay sa akin. Itong mga gamot na to. Meron akong certificate na psychiatrist dahil trauma ako. Dahil simula nung nakita ko kayo. Simula nung nakita ko yung video mo. Simula na nakita ko kayo, tapos lahat ng bash sa akin, which is ako yung agrabyado, ako yung sinaktan nyo, pero bakit galit na galit ka sa akin? Yung page nyo, bakit hindi si John? Dapat kay John kayo magalit, kasi nung dati nga na ginawa nyo yan sa akin, hindi kita inaway eh, hindi kita pinost, wala akong, kahit na sa akin yung video mo, napakababoy mo, hindi ko pinost, hindi kita, wala akong sinabing masama sa'yo, hindi kita tinuro na ito po yung kapit ng ano, asawa ko, ito po, wala akong sinabing ganun, na nahimik lang ako, nag-single ako. Doon ka naging masaya kasi nahuli ko kayo. Kung totoong hindi ka kabit at naniniwala ka ng hiwalay kami, magkasama kami sa bahay, babae ka. Yung sinabi ko nga kanina eh, paulit-ulit na lang din ako, pasensya na. Kinausap mo dapat ako, hindi, inaaway mo ako. Kasi, isang tawag lang pala sa'yo, nandyan ka na. Itong 2019, iba po ang kwento sa akin nung nakita sila, which is kagrupo lang din nila. Parang nag-uusap na daw itong John at yung babae na magkikita sila ni Mark. Yan po. Kaya kung ano man po yun, kung may gusto silang ibalik or kung may gusto silang i-ano, wala na po, out na po ako doon. Kasi yun pa lang po na malaman ko na nagkita sila, nag-meet sila. Hindi ko po inaano kasi maloko po yung asawa ko. Naging maloko siya siguro. Nagmahal lang po ako. Pero wala po ako ditong niloko. Wala akong tinapakang pagkatao. Ako po yung tunay na walang tinapakang pagkatao. Huwag mong sabihin wala kang tinapakang pagkatao dahil dinurog mo ko. At dinudurog mo ko hanggang ngayon.
Kasi ang gusto mo lang lagi, saktan ako. Alam ng mga tao yan. Alam ng mga tao yan. Depressed ka? Ayan o, antidepressant. Kahit po i-search nyo yan. Antidepressant. Ayan po, napakalala. Hindi po ako nagpapaawa, pero nagkasakit ako dahil trauma sa'yo. Tapos, magpo-post ka na depressed ka rin. Style mo, yung dating naglaslas ka kasi ngayon lang po ako nagsasalita, pasensya na kayo, matagal ko itong tinago. Kaya huwag niyang sabihin na siya yung nananahimik ng 3 taon kasi alam ng lahat ng tao hindi ka nananahimik. Sinasaktan mo ako, goal mo hanggang ngayon. Hindi nyo kailangan mag-imbe-imbento kung may gusto kayo, nakasiraan sa akin, kung may gusto kayong awayin, dapat si John yun, dapat alam nyo yun, dapat hindi ako. Bakit ako? Noon nang nahuli ko kayo, wala akong pinost, mga tao na lang ang nagsabi, nag-single lang ako. Yung mga tao lang ang nagsabi na siya siguro yung dahilan kasi lagi na kayong magkasama. Diba? So kung ano man yung ginawa niyong totoo nung 2019 na ngayon nang mag-asawa kami ulit, tingnan niyo po kung gaano kasakit yun sa akin. Siguro po kung ibang babae pa. Diba? Ito pa, itutuloy ko po kung gaano kasakit. Yung sinasabi ko po sa inyong Rob Moya na nagda-drive nung nahuli niya, sabi niya sa akin, no, yung fiancé po yun ng kaibigan ko, ng best friend ko. Sabi niya, grabe naman yan si John. Kung ako lalaki, maghubad yan sa harapan ko, duduraan ko yan. Ano? Anong ginawa mo, miss? Dahil hindi mo nakuha si John, ang naagaw mo, yung driver na nagda-drive doon, which is fiancé nung kasama ko. Binawi mo sa kaibigan ko, which is ka-live-in mo ngayon. Ano? Gaano kasakit lahat yun? Nahayaw mo akong tigilan, pati hindi mo naagaw sa akin yung asawa ko, dun ka na lang sa kaibigan. Rob mo, ya, alam mo yan. Tapos ngayon, sakit na ako kasi nagkita sila. Which is hindi ko alam kung ang dahilan or kung sino may kasalanan or kung anong ginawa nila. Pero, si Rob mo, ya, tinetext ako. Patahimikin mo yung asawa mo. Huwag yan lang din si ganyan. Yung asawa ko, asawa mo. Dati sinasabi mo sa akin, sa amin, nung nahuli natin yung dalawa, nakakadiri yung boyfriend mo, nakakadiri yan si John. Pumatol sa ganyang babae, tapos ngayon, ka-live-in mo, tapos aawayin mo ako. Alam mo, kung gusto mong awayin si John, marami ako inisip, awayin mo si John, wag mo nang idaan sa akin. Wala akong pakialam, awayin mo, marami akong pinoproblema, depression ako, mas gusto ko na lang magtrabaho ng magtrabaho. Masyado na ako nadurog dito, tapos malinis ka. Alam nyo mga tao yan, kahit kailan di kita pinatulan, di kita nilabanan, ako agrabyado dito. Ako nagsosorry sa'yo, pasensya ka na kung nasaktan ka ng asawa ko. Hindi ka nahihiya. Ako nagsosorry sa'yo, ako naghihingi ng pasensya. Yung pakiramdam yun, non, alam nang kalibin mo yun ngayon, tapos makikipagkita ka. Makikipagkita ka. May boyfriend ka, makikipagkita ka. Hindi ako naniniwalang. Siyempre, di mo na nga sinabi lahat eh. Puro side mo lang sinabi mo eh. Na baboy ka din. Dalawa kayo ng baboy sa akin. Kaya nung nalaman ko nagkita kayo, I'm out. Kahit kinasal kami or what. Kaya hindi po kami okay ng asawa ko ngayon. Dahil pa din sa'yo. Hindi kita sinisisi kasi hindi ko nalang kung sino may kasalanan doon. Wala na, out na po ako doon. Pero ang pagkakasabi sa akin ay nag-uusap na kayo bago pa kayo magkita. At yung 20,000 ay galing kay John. Alam ko na magkakampihan na kayo ni Mark. Kasi una pa lang sa lahat, si Mark po may asawa. Pero alam ko kung anong ginawa niyo ni Mark. Ayoko pong magsalita. Kasi galing na rin to sa asawa ni Mark. May kasalanan ka rin ginawa sa isang may asawa pa. Nakakaawa ka, Rob Moya, kasi pinagtatanggol mo siya, inaaway mo pa ako. Nanginig ako nung nag-text ka sa akin. Kasi na-trauma ko na ikaw yung driver ko dati nung nakita ko sila. Tapos ngayon, sasabi mo, asawa mo yung babaeng yun. Tapos ako yung inaaway mo. Hoy, miss, yung kalibin mo, inaaway ako.
Dapat kay si John awayin nyo, bakit ba ako? Eh ako na nga yung agrabyado dito, hindi ako nagpapaawa, ayoko yung ginawa mo. Hindi po totoo yung mga sinabi niya. Sasabi mo nanahimik, ako po ang nanahimik, ayan na po yung totoo. Gusto niyo po ulit makita sa mga hindi... Yung mga nakakita po na, hindi po nakakita ng video, narinig niyo po ba? Hindi niyo po narinig? Kung may gusto pong maglabas dyan, wala po akong pakialam ng titi ni John or whatever, I don't care. Gusto ko lang ipakita sa inyo na yung sinasabi niyang hindi niya inakit or hindi niya inagaw or what, bakit nandyan ka tuwing ititext ka? Bakit dumadating ka mo? Pasig, BGC, Makati, kung saan saan, ang bilis mong nakakarating. Diba? Tapos ngayon, ako pa yung masama? Hindi po totoo na yung mga pinupost ko sa Facebook, meron po may bayad, meron. Pero kasi endorser kami nun. Wala po noong 2016, wala pong pag-iingatan kaming career para lang ano, i-save ka. Hindi mo ba alam? Alam mo, nakabit ka. Ikaw pa nga yung nag-invite, di ba, na maging kabit? Pero pasensya na, sorry. Sa nagawa sa'yo ng asawa ko, ako na rin nagsusorry sa'yo. Kasi kahit kailan, hindi ako nakarinig ng sorry sa'yo, kundi ako pa yung inaaway mo. Alam ng mga tao yan. Pag meron nagbabash sa'yo sa wall ko, binubura ko kasi ayokong madikit sa name mo. Pero ikaw, pag mapopost ka, trip na trip mo na anuhin ako. Oo. Siya naman talaga nagsabi nun eh. Kaya sinabi ko na, pasensya na kayo, masyado akong nadala. Paulit-ulit na lang ako. So, i-end ko na po ito. Ang lalaki pong, kayo po girls, ito po. Ang lalaki po, pag inuuto kayo, sana po maging aware kayo, ramdam kayo. Pag alam nyong hindi sa inyo, kung alam nyo hindi sa inyo, mag ano kayo, yung para bang dapat girls ang nagkakampihan eh, huwag nyong kalabanin. Ayoko, hindi ko na po alam kung ano sasabihin ko. Alam na alam mo, huwag mo sabihin na hindi ka kabit, alam na alam na kabit ka kasi sinusundo mo nga, diba? Wala pong nangyari na break kami, kaya siya pumunta sa'yo. Nag-break kami dahil nahuli ko yung video mo. Yun lang po. Pasensya na po sa family ko. Ayaw po nila akong mag-live. Pasensya na po sa management ko, sa GMA. Pasensya na po. Nag-live ako. Hindi ko po ito ginagawa. Pasensya na sa family ko. Nag-live ako. Hindi ko po pinagtatanggol asawa ko. Sarili ko na po yung nakasalalay dito. Na tinatanggi mo.